Mas malaking multa, yan daw ang magiging parusa ng LTO at LTFRB sa mga mahuhuling kolorong na sasakyan simula ngayong buwan. Pero reklamo ng mga pumapasadang driver, ang mas malaking multa baka raw maging mitsa ng korupsyon. May ulat on the spot si Dante Perelio. Dante? Yes, Pia, dalawang linggo nga mula ngayon ay ipatutupad na ng LTFRB at LTO yung mas mataas na multa sa mga pampubliko at pampasaherong sasakyan na mahuhuling kolorum. Pia, 1 million pesos na ang multa sa mga operator na mapapatunayang kolorum ang bus, 200,000 pesos ang truck at van, 120,000 pesos sa kotse, 50,000 pesos sa jeepney at 6,000 pesos pag motorsiklo. Mas malaki ito ng ilang daang porsyento kumpara sa kasalukuyang multa na 10,000 pesos. Maaari ring ma-impound ang sasakyan ng di bababa sa 3 buwan, kumpiskahin ng prangkisa, rehistro at ma-blacklist ang sasakyan. 5,000 pesos naman ang multa pag tampered at hindi tama ang plate number. Kukumpiskahin rin ang mga third plate sticker at unauthorized plate numbers. Ngayong araw, Pia, ipalalabas ang utos na ito ng LTFRB at LTO. Pero sa June 19 pa ito magsisimula o 15 days matapos itong ilathala sa mga dyaryo at pahayagan. Pero ayon sa mga pumapasadang driver, masyadong mataas ang multang ito na tsak na panggagalingan na naman ang panibagong korupsyon. Paano na lamang daw ang mga nagbaboundary at umi-extra lang ng pasada? Bago raw sana ipatupad ito, tumanggap at magbigay muna sa mga aplikante ng prangkisa ang LTFRB. Ayon naman sa LTFRB, hinigpitan nila ang multa sa mga kolorum na pampublikong sasakyan dahil isang paraan raw ito para maalis sila sa lansangan. Iwas aksidente na rin daw ito at para maprotektahan ang interes ng publiko. Bagamat may umiiral raw na moratorium sa pag-i-issue ng prangkisa, hindi naman daw ibig sabihin ito na wala nang pwedeng aprubahan basta kumpleto ang requirements. May mga bago raw silang pag-aaral at plano para masugpo ang korupsyon tulad ng pagkuha ng mga picture at video sa mga mahuhuli. Nakatakda namang magsagawa ng operasyon ng LTFRB laban sa mga kolorum na pampublikong sasakyan. At yan ang mainit na balita mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Dante Perelio.